Ayan. Ang gagawin natin ngayon, kasi kahapon, may nakita akong nag-comment doon sa live ko. Sabi niya, paano po ginagawa yung chocolate drip ko? Paano yung stable chocolate drip, di ba? Ito po yung, ituturo ko sa inyo ngayon. Ito yung, wala daw po sila ko ng baker's belt, pero meron akong puratos dito. Ang kalaan, kasi yung puratos na yon, apat yung, may apat na ganyan. Bali, isang ganito is 250. Bali, 250 ano siya? 250 grams na ano. Ang gagawin natin is, gagayatin ko lang siya ng maliliit. Ayan. Dali, inayos mo yung camera. Nakikita yung mga tawarin natin. Opo. Ayan. Hati-hati ko lang siya ng maliliit. Para mabilis matunaw, di ba? Ayun. Ay, wala pa lang gasol dito. Wala akong gasol. Hindi nakakabit sa gas stove kasi nga, naubusan ng gasol yung malaki naming oven. Kaya, ayun. Then, two ingredients lang yung ginagamit ko dito. First, yung chocolate, and then, of course, ang water natin. Kakabit lang ang aking asawa. Patalastas muna tayo. Ton! Then first, ang gagawin ko, papay, ay lalagay ko yung 1/4 cup ng ating tubig. Okay. Yan. Then, add natin ito, ang ating mga chocolate. Ganyan kasimple. Ay, dali ko lang kung ano, kapapas. And then, halo-halo. Ay, lang sa... Then, samahan mo natin ang piping bag. Thank you. Ay, that's it. Mahina nga po ilang para, alam nyo na, ganun lang kasimple. Wala nang marami pang... Ano ko sa usok? Huwag masyadong malaki ha. Kasi medyo malaki na yun yung kakalabasan sa ano.
Then, inalagay ko lang siya sa styro kasi wala akong choco, wala akong cake ngayon na paglalagyan. Okay? Ganito siya pa, paper. Hindi siya runny, hindi siya nalalaglag hanggang board na halos pangit na tingnan. After that, lagay niyo na siya ng konti sa ref. Titigas na yan siya, hindi na siya ganun kalaglag. Ganyan lang siya kalaglag. Hindi na siya umaabot ng hanggang dito para kumalat dun sa board natin. Okay? Ngayon, alam niyo na, sobrang dali lang yung grip, di ba? Huwag niyong isipin palagi na mahirap yung isang bagay, okay? Gawin niyo lagi ng nakalagay sa isip niyo. Lagay niyo sa mindset niyo na madali lang to, madali ko itong gawin, di ba? Ayan. Ganyan siya ka-stable yung ating grip. Paglagay niyo nito sa rep, titigas to siya ulit. Kaya mas dagdag nag-hold siya dun sa cake natin para hindi malaglag, hindi bumagsak yung cake natin. Tumutulong din to para ma-hold yung cake natin. Okay, ayan na siya. Hindi siya ganun kalagnaw, hindi siya dun ganun karami. Saktong-sakto. Oh, ayan na nga. Tapos na tayo ha. Ilalign ko ito ngayon sa cake ni Up. Then, ipapakita ko doon kung gaano ka stable yung natin na nating ganache. Chocolate ka na. Okay? Ayan na siya. Kahit nga ano eh. Kahit sa tawag dito. Kahit dito sa room temp, nagtagalan siya ng konti. Sobrang matigas na siya. Diba? Number one. Okay? Ayan. Next po, ang gagawin natin, leave lang po kayo ng comment. Then pag leave nyo ng comment, sabihin nyo lang po kung ano ba yung mga nahihirapan nyo, ano pong mga tanong nyo, ano pang tanong nyo about weight. Okay? Sasagutin ko yan. Basta hindi ako busy, gagawin ko kayo ng video para masagot ko lahat ng inyong mga katanungan at para rin makatulong lalo na sa mga baguhan pa lang na nag-video. Okay? Don't forget pala to subscribe to my channel, you know, please. And then, click na rin ang notification bell para once na may mga bago akong upload, nanonotify kayo. Para, di ba, updated kayo sa lahat-lahat ng mga procedure na mga sinishare ko rin po sa inyo. Ayun, babay po. Pasensya na kasi, alam niyo naman, hindi ako nakakapag-ayos. Ganyan tayo mga baker eh. Paswerte nga ngayon yung kamay ko walang kahit na food coloring na naiwan. Ayan, meron pa mga maliit-liit na mga food coloring. Pero normally talaga, usually talaga, araw-araw yan. Kung yan ako icing dito, lang na pag na-airbrush ako. Yan. Okay, bye-bye po. Thank you po.